It's editing time! So guys, meron lang akong announcement. If you would like to know more about Regalia, if you have inquiries or gusto nyo makita yung mga projects namin, please follow our FB page. Yan. And if you have questions or you need tutorials, please follow me on my TikTok account. Yes, that one. Just comment your question to one of my videos para makagawa ako ng video reply at masagot ko ng matino, maayos, or if it needs tutorial, magawa ako sa TikTok so that mas maiintindihan nyo. So yun lang guys, enjoy this video. Please share this video to your friends and don't forget to subscribe. Hello guys, it's Marky Alonzo and welcome back to my channel. It's been a while, but still, thank you kasi bumalik kayo rito para panoorin ang episode natin today, which is ang pagdi-deliver ng damit ng poon. So ang catch ng content na to ay makita yung reaksyon ng mga tao, especially yung may-ari ng damit, at makapture ito sa camera. Actually, never ko pa na-send sa kanya yung damit ng poon, especially yung palda na part. Itatry kong i-capture mamaya. Hopefully, maging positive yung reaction niya. Kasi nakatakot maging too positive about it. But I do believe na magiging maganda yung reaction niya because I know for sure, pinaghirapan ng team yun. Pinaghirapan namin lahat yun para makapag-produce ng ganong kagandang damit for that particular client. So, bukod sa kanya, along the way, sa Enlex, magpapakita ng damit. Gusto ko rin siya ipakita sa family ko kasi hindi pa nila nakikita yun. Kinuha ko sa bordahan yun since last week and nasa kotse lang siya. Hindi ko pa na ibababa. Most of the time kasi pagkagaling sa bordahan, pinapakita ko sa kanila yung damit. Kung sino available ngayon bago ako umalis, papakita ko rin ng damit sa kanila. And sa team ko, kasama ngayon kasi may iba pa kaming vlog today, gusto ko rin makita yung reaction nila and itatry ko makapture yun. So guys, tara, samahan nyo ako. Guys, nandito na ako sa kotse. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang mga starter pack ng isang nagdi-deliver ng damit ng poon sa panahon ng pandemya. So as you can see, ayan yung ring light sa likod. Ayun yung pinakadamit sa likod. Tinabunan ko ng Gina para hindi basta-basta nila makita. Ayan, ang dami ng kotse. Tadaan! Sobrang dumi eh. Ewan ko, ulan ng ulan this past few days, tas biglang iinit. So ayan, puro alikabok. Anyway, hindi natin problema yun. So ayan guys, kailangan pa rin natin yan, protection para sa'yo at para sa mga taong makakasalamuha mo, face shield. Tapos, kahit nung panahon ng ECQ, ayun ang sandals ko pala. Hindi, nakasama akong mga babae ngayon. Actually, sila yung mga nakakasama ko sa vlog, sila yung mga nagsushoot sa akin, etc. So, ayun yung mga gamit nila. And eto guys, kahit nung panahon ng ECQ, ayan, eto yung nagiging pinakapas ko para makadaan ako sa mga checkpoints. Para alam ng mga sundalo at saka ng mga pulis na business yung lakad ko, hindi gala. So kahit hanggang ngayon sa mga checkpoints, lagi kong dala yung mga yon. So ayun, linisin lang natin to, spray ng konti. Yes! Lang yung buhay to. Kapakarwash mo lang, tatlong araw, ganyan na kagad ka dumi. So there guys, ayun mga kasama ko. Ayan o, yung babae na yan. Yan, silang dalawa. Yung dun sa kay Sanderford. Paano gawin natin eh? It's a prank! Sila yung aming na biktima. So ipapakita ko yung damit. Ayan, dali na, atakin nyo na. Atakin nyo na. Oh, yung ganda. Ang ganda. Pare-parehong quality dapat ng ano raw gawa, no? Of course. Walang ano. Hashtag Regalia. Hashtag Regalia. Hindi pa nila nakikita. Ngayon pa lang nila nakita at hindi pa maayos. Ano masasabi nyo? Sobrang ganda. Ganda ng ito yung malaking version ng ano, coffee beans. Ay. Ayos na may tutorial. So guys, yan na lang muna makikita nyo sa ngayon. Nagpagawa ko ng wedding. And anyway, may vlog pa kaming iba. Makakasama ko yung dalawa na yan. Makikita nyo sila mamaya. Hello. So guys, yun na lang muna. And I will see you later sa pag-deliver. Ay, wait lang pala. May papakita pa ako. Guys, nakita na nila yung damit. So ngayon, alamin nyo kung ano ba talaga. Hindi nyo alamin eh. Actually, bibigay ko sa inyo informations. Kung ano yung mga kailangan para,
Ano ba dapat doon? Kung ano yung mga kailangan ng isang nagbibihis ng damit ng poon, especially ng mga nagbuburda. So ito para sa mga zero knowledge talaga. Alam ko naman most of you ay nagbibisa talaga ng damit ng poon. Burda man yan o tela. So bukod sa may starter pack natin na mask and face shield and business certificate. So guys, eto, meron akong toolbox. Actually, marami akong Tamiya. Joke lang. Ayan, eto yung mga kailangan talaga. So ayan, pin, scissors. Eto yung mga panghata ko sa burda. Ay, hindi sa burda pala, sa may karayong pag nagbibisa ko. Napaka-importante sa akin ito. And of course, yung sinulid. Marami akong sinulid pero ito lang yung dala ko since violet naman talaga yung damit ng puhon. So ayan lang guys, yung ring light, actually optional yun. Hindi kailangan yun. Pero dahil nagba-vlog, kaya ko lang siya dinala. And eto ulit yung damit ng puhon guys, oh. Tadaan! Wait lang. Mamaya yan. Para may abangan kayo. Lalayas na kayo pag nakakita niya yan eh. So guys, magdadrive lang ako and I will see you later. Mag-ayon ka sa vlog ko. Guys, si Judah. So ito yung damit. Gusto ko makita yung reaction nila. Ay, ratake mo nga yung Gina. Tadaan! Ganda! Anong masasabi mo, Judah? Sobrang ganda niya. So yun, kanina pa ako nag-i-intro kaya hindi ako makaalis kagad. So yun lang guys, may pinakita lang ako kay Judah. Bye! Hi, I'm Louie. Ayan. Ano ba sasabihin ko? Welcome to my channel. Hindi ako na-orient. So ayan guys, sabi ko kanina sa inyo, ayan, first time niya makikita tong palda. Kasi ito nakita first niya na to. First time niya to. Tama ba? Ito lang. Yung pinaka-blouse, pero itong pinaka-palda. Never ako nag-send sa kanya ng any updates. Totoo yan. Kasi gusto ko tayo surprise nga. So, dahil di nga siya nagsasend, napraning na ako. Kasi baka, ano ba, natatapos na ba or what. And one day, chinat ko siya. Sabi ko, pwede ka ba ng gantong date? Kasi ang alam ko, may hinahabol siya before September 15. Oo. Eh, hindi naging maayos yung schedule. Supposed to be last week pa yan. So, ayan na siya. Ganda, finally. Ganda. At least, di ba? Kasi update ako ng update sa tagal. At least, tapos na. Uh-oh. Kasi di ba nawalan nga kami ng materials noon? Uh-oh. Easy. Imagine ang Holy Week project ngayon pala. Ikaw lang naman ang Holy Week na pinanggap namin. So there guys, nandito na kami kila Louie. So ito ang kanyang poon, ito ang ating bibihisan na inilalabas tuwing Holy Week. Kilala nyo na to, Santa Juana de Cusa or Santa Juana, asawa ni Cusa. So ayan guys, kakatapos lang din namin picturean. Ito yung damit, pakita mo sa kanila please. Palit na ako ng damit. Hindi na ito damit ko nung intro dahil sobrang init. Mas mainit yung suot ko ngayon. So see you later guys. Stay put lang kayo dyan. Thank you.
So yun nga guys, tapos na tayo magbihes ng damit ng puhon na bordado ni Sir Louie. Sa tulong ni Sir Alvin sa gumawa ng cape at saka sa gumawa rin ng petticoat. So kanina may tanong ako sa inyo sa intro, magugustuhan ba ni Sir Louie ang ginawang damit ng puhon? Sobra! Siyempre, it's more than the expectation. I mean, na-meet lahat yung goals, yung expectation, pati yung imagination. Imagination became reality. Thank you so much. So guys, ayun, actually ang naging pinaka-hassle lang nito ay ngayon lang na-deliver. Supposed to be nung Holy Week to. Nawalan din kami ng material. So ngayon lang ulit kami nakakabawi, nakakabangon sa mga projects. At least na-deliver na, tapos na tong isa. So, planning for the cape, sir? Yeah. Oh, planning for the cape. Ayan. So ayun guys, thank you for watching. I hope nag-enjoy kayo sa panonood ng vlog na to. See you next time. Stay safe. God bless. Bye!